Gamit ang airsoft gun na bibiktima ng mga menor de edad na di umano'y lumabag sa curfew, ang grupong tinatawag na Airsoft Gang sa Davao City. Ano nga ba nakasaad sa batas sa paggamit ng airsoft gun? Alamin natin yan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Ivan. Attorney, ano ang posibleng kasong kaharapin nitong tinatawag na airsoft gun? Hindi naman daw nakakapatay eh. Ganun ba? Mm-hmm. Well, depende nga, no? Depende kung paano ginamit ang airsoft gun na yan. So, actually, kung ginamit ito halimbawa sa hold up, pananakot sa isang tao as in grave threats or grave coercion, halimbawa, or nagkaroon ng gulo, nagresulta sa physical injuries, makakasuhan ng may sala as if totoong baril ang ginamit, di ba? Mm-hmm. Ayon sa Section 35 ng Republic Act 1059, or ang Comprehensive Firearms Act, pag ang imitation firearm ang ginamit, tulad nga ng airsoft gun, ito ay considered as a real firearm. Ibig sabihin, hindi maaaring depensa na hindi naman totoong ginamit yung baril, wala namang intention kasi nga hindi naman totoong baril at airsoft lamang. Ituturi itong tunay na baril at matutuluyan ng kaso ang akusado. Mm-hmm. Pero kung wala namang krimen na kinalaman dun sa paggamit ng airgun, siyempre, baka wala namang krimen unless hindi ito rehistrado o walang permit to carry. Ayun nga, Attorney. May batas ba tungkol sa paggamit ng mga airsoft gun, yung pagdadala at paggamit ng totoong baril? Ano naman yung maaaring kaso dyan? Aside from Republic Act 10591, ang PNP ay nag-issue ng circular na siyang ginagamit to govern the use of an airsoft gun. So hindi po purkit mukhang laruan or ginagamit ng laruan ng mga tao, ay wala na tayong regulation ukol dito. At nandito nga ang requirement na dapat ay irerehistro muna ang airsoft gun at kumuha din ng permit to transport the same, similar dun sa tunay na baril, no? Kailangan ay kumuha tayo nito, otherwise baka makumpiska po ang mga baril ninyo at saka yung permit to carry. Take note na dahil nga mukhang totoo ang mga airsoft gun na ito, dapat nga ay rehistrado at dalan nyo palagi ang mga papeles para hindi na kayo magka-problema in case na kayo ay dadaan sa isang checkpoint. Halimbawa, meron kayong kaagad na maipapakita ng mga papeles. Attorney, yung paggamit, pagtutok o panloloko ng ganitong uri ng mga baril o mga peking baril, gano'n ba kabigat ang parusa dyan? Well, dahil nga ang paggamit ng isang imitation gun ay i-consider sa tunay na parang paggawa ng krimen, nagiging mas mabigat nga ang parusa. So halimbawa, yung maximum na ipapataw sa batas, sa ilanin ng batas natin, yung armed men, yung use of force or intimidation through armed men, ito ay isang aggravating circumstance. So mas lalala ang parusa ninyo. So sa isang robbery halimbawa na may nasaktan at ito ay gumamit sila ng airsoft gun, hindi nga depensa tulad ng sinabi natin na ito ay hindi tunay na baril. At maximum ang penalty, so kung 12 years and one day to 20 years ang penalty, 20 years ang ipapataw or i-impose na penalty sa akusado. Or kung hindi rehistrado ang fake na baril, ito ay aggravating nga sa krimen ng murder or homicide. Maaari din sabihin na aggravating circumstance kasi nga kung gumawa ng krimen na may dalang baril, kahit na imitation or fake lamang, dahil yung epekto sa biktima ang tinitingnan ng batas, di ba? There is fear at saka intimidation na nagagawa dun sa biktima. So ang maaaring mga krimen, halimbawa, pag pinatok mo sa isang public area or nanakot ka sa isang public area kasi winawagayway mo ang iyong airsoft gun, ito halimbawa, maaaring krimen ng alarm and scandal. Pag tinutok mo sa ibang tao, maaaring krimen ng threats. Pag sa isang hold-up, maaaring ito ay grave coercion at maaaring gamitin din ang fake mga baril at usually ang ginagamit habang nagnanakaw. So sa mga circumstances na ito, maaaring mag-aggravate ng penalty ninyo ang paggamit ng isang airsoft gun. Ayan, hindi yan laruan, ha? Parang totoong baril yan sa mata ng batas. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat, Ben.